naman ho natin, Bagyong Karina at Habagat ang nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Para sa latest update sa lagay ng panahon, makakausap natin sa linya ng telepono si PAGASA Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga, Veronica. Veronica, buong maghapon ba itong mararanasan natin pag-ulan? Magandang umaga din po sa inyo dyan, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. So inaasahan nga natin na almost full day nga din mararanasan natin itong mga ganito, mga kalalakas na mga pag-ulan po. So although posible magka-break, pero posibleng panandalian lang din ito. Pero ano, Veronica, saan-saan bang lugar sa bansa yung talagang makakaranas ng matinding buhos ng ulan today? So for today, inaasahan natin mostly sa may western section ng bansa rin natin. Posible yung southwest monsoon maka-apekto western section ng Luzon and posible din sa western Visayas maging maulan. And then yung matataas na pag-ulan na dala nitong si Karina ay posible nga dito sa may Batanes at Babayan Islands na 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Oo, klaruhin lang natin, Veronica, nasa signal number 2 tayo ngayon sa mga lugar na binanggit mo. Ang naka-signal number 2 tayo sa may area ng Batanes. And then, signal number 1 sa may Babayan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at ang northern portion ng Ilocos Norte. Mm-hmm. Pero Karina, linawin lang natin, ano, yung sa mga binanggit mo, dahil yan sa Bagyong Karina. Kasi medyo baka magkaroon ng kalituhan, alin dito yung nakakaranas sa matinding pag-ulan dahil sa Bagyong Karina, alin naman yung dahil sa habagat? Opo, yung habagat, yung mga nasa may western section, like sa may Ilocos region, Zambales, Bataan, kabilang na nga yung Metro Manila, and then yung mga parts din ng Occidental Mindoro. And then, itong nasa may bandang east ng Northern Luzon, particularly pwede na din dito sa may Batanes, Subin Islands, ito yung kay May Karina naman. Mm-mm. Sige, Veronica, konting paliwanag lang para sa mga nasa NCR o yung mga talagang medyo mabigat ang naranasan na pag-ulan. Ano ang maasahan namin sa mga susunod na oras? Sa ngayon, inaasahan natin today and tomorrow, posible pa nga rin na magdala ng mga malalakas sa pag-ulan itong southwest monsoon. And then pagdating ng Friday, although malaking parte, pwede pa rin maulan, pero hindi na kasing lakas ng mga simula Monday hanggang Thursday. Okay. Pero ito, Veronica, para lang din sa kalinawan ng mga manonood natin, ano, ipaliwanag natin yung pinaka-konsepto ng habagat. Para lang mas maunawaan natin kung bakit ganito kabigat yung nararanasan nating pag-ulan ngayon. Itong habagat, yung mga hangin na galing southwest, so usually kung wala naman nag-enhance sa kanya, posible pa rin naman maging maulan western section, Luzon, Visayas. Pero dahil nga dito kay Karina, ay nahahatak niya ito at nagdadala ng mga mas malalakas na pag-ulan kung saan nga possible sa western section ng bansa. Sabihin mo ba mabilis o mabagal ang galaw ni Karina? Ano po yun? Mabilis ba ang galaw ng Karina? Currently, nasa may yung bilis nga niya kanina, umabot na siya ng 25 kilometers per hour, so may kabilisan na nga. Okay, at yun yan ang inaasahan natin para makaalis na siya. Ito ba, expect ba natin hanggang weekend magiging maulan? Possible po, malaking bahagi ng bansa, mas magandang panahon by weekend. Okay, maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Veronica Torres. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.